Bababa na yun. Good morning po, ma'am. Welcome sa isa na namang napakawalang kakwenta-kwentang movie review dito sa balat ng YouTube. Ako yung nag-review, si Boss Bryce Aligay, at ang mag-uusapan natin ngayon ay ang movie na kapapalabas lang. Ang title ay Katas. Itong movie na Katas ay pinagbibidahan ni Sahara Bernales, ni Chester Grecia, ni Aria Bench, ni Maha, ano yun? Malimutan ang pangalan. Mara Hapila ba? Parang ganun. Si Ida Manzano, Caris Manzano, hindi ko alam kung alak niya to. Tungkol to sa isang babae na gustong ipaghigante yung kanyang kapatid na si Monica na nilapastangan. Nilapastangan ng amo. Alam naman niya yung nangyari, pero gusto niya lang malaman kung nasan yung kapatid niya since nawawala yung kapatid niya rito. So si Sahara Bernales ay nag-apply bilang isang kasambahay sa isang mansion ba tao doon, no? Parang lugar siya. Isang mayaman na mag-asawa. Si Grace at si Alex. Tapos, umpisa pa lang natunugan ko na may paggagawin itong paghihigante kasi nung dinala siya sa quarters ng kwarto. Doon sa quarters room ng mga katulong. Nakita niya yung bracelet na nakasabit dun sa dulo ng higaan. Natandaan niya na yun yung binigay niya na bracelet dun sa kapatid niya na nawawala. Si Aria Bench. So, una akala ko wala namang kakwenta-kwenta tong pelikula na to. Puro ano lang eh. Puro, alam mo, banatan lang. Puro mainit na eksena. Ganun. Pero meron pala siyang backstory. Yun nga yung pinaka-backstory. Gusto niya ipaghiganti yung kapatid niya na nawawala. Sa pamamagitan nun, ang ginawa niya, inakit niya tong si Chester Grecia, si Alex. Inakit niya to. Hindi niya alam na pakanalin pala lahat to nung asawa ni Alex, si Grace, si Ida Manzano. Pakanalang niya to na parang siya ni mismo yung nagplano na mangyari na ma-inlove si Alex dun sa mga iba pang kasambahay. Para, tapos pinagpapantasyahan niya. Yun lang yung kwento. Tapos in the end, nangyari, yung tatlong kasambahay, si ito, si Carmina, si Ana, saka si Isabel, sila na yung nagmano ng pinaka, parang napunta na sa kanila yung bahay na pagmamayari ni Alex sa kanya Isabel. Alam mong kwentong mapapulot dito, wala. Ang paghihigante lang naman eh. Umikot lang naman yung kwento dun sa mga may iit na eksena, yung banatan, tapos yung may kwento, pero hindi siya ganun ka, ano eh, parang ginawa lang is pumunta siya dun sa, hindi ko alam, farm ba yun, na pagmamayari nung ni Alex saka ni Grace para ipagiganti lang yung kapatid niya, yun lang. And then, nalaman niya lang na namatay na yung kapatid niya. Tapos, yun. Parang naigantin niya naman. Kasi yung si Ida man sana takot sa ahas. Yun lang. Nakulong lang siya sa isang kwarto na maraming ahas. So, yun. Dahil summer na ngayon, tingin ko maganda tong movie na to. Kung gusto ninyo na kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng pelikula, yung mga puro mga bakbakan, mga may init na eksena, romansa, since Valentine's Day na next week. Panoorin mo tong movie na to. Yun naman ang sabi ko. Kung i-rate ko tong movie na to, siguro ano siya, mga 4 out of 10. 5 out of 10. May mga eksena naman na maganda. Yung mga zoom shot, lalo yung sa umpisa, maganda yung umpisa eh, pinapakita yung mga pangalan. Tapos, yung kuha niya parang galit talaga sa ano, parang probinsya style talaga yung dating ng mga eksena, yung mga kuha ganyan. Pero yun nga, umikot lang sa banatan, romansahan at kung ano-ano pa yun. So kung gusto siya panoorin, available siya sa Viva Max. Pinagbidahan ni Sahara Bernales, ni
ties ano, ni Chester Grecia, Ida Manzano. Mga hindi ganong... Si Ida Manzano, ano siya dati, parang, alam ko, dati parang sexy star na siya dati ng mga 90s. Eh. Pero, ngayon, medyo may edad na siya. Eh. Pero maganda pa rin. Tapos, di yung Caris Manzano, di ko alam kung anak niya, pero kamukha niya eh. Tingin ko anak niya yun. Directed by Padenma Jr. Parang gano'n. So, available yun sa Viva Max ngayong araw. Panoorin nyo siya. Tapos, i-rate nyo din. Pag napanood ninyo, comment kayo sa baba. O hindi pa kayo nakasubscribe at napadala na kayo, naklik nyo lang tong video na to. Ayan o. Subscribe ka na. Alright, so that's it for this movie review. Ako nga pala ulit si Boss Bryce Aligay.